program is for adult audiences only. This is your show. Hello, welcome po mga kapatid. Hindi po ito ang Pamilya at Financial Podcast natin. May bago tayong ipapamahagi ngayon. I-share natin yung kung ano yung magandang good news ngayon. Maganda nga, good news. May good news po tayo, lalo na dun sa mga citizen tsaka mga expat na naninirahan dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Bale, yung good news natin ay ito na nga pinakaantay natin, lalo na dun sa mga expat or OFW na na-stock dun sa Pilipinas. Kaya may chance na sila makabalik, at sa mga ibang bansa pa na may mga expat na nagbakasyon pero hindi pa makabalik-balik dahil dito nga sa pandemic na nararanasan natin. Okay, without further ado, let's start now! Pero magbabalik po tayo sa konting paalala lang. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ito yung pinaka-good news talaga regarding GCC citizens and expat. Yung mga citizens na nasa GCC po, yung una pong portion ay yung mga citizens ng Saudi Arabia. So itong pangalawa po ay itong GCC citizen expatriates. Babasahin po natin na Gulf citizens as well as expatriates and their companions who are now, tandaan nyo po guys ha, Gulf citizens as well as expatriates and their companions who are now residing outside the kingdom, ibig sabihin outside the kingdom, yung mga nagbakasyon din, or yung mga nandun pa sa GCC din, who have proof of their residence, proof of residence outside the kingdom, are also allowed to enter the kingdom. They include the following categories. Meron po tayo dito ng maraming categories. Anim po yan. Bali, ang babasahin ko lang po yung pinaka-importante sa atin, lalo na sa mga kababayan natin. Dalawa lang po yon. Yung iba, hindi na po masyado. Kasi yung gusto nyo po yung complete na sinabi, check nyo lang po yung description sa baba. Ilalagay ko po lahat dyan yung complete na statement po para mabasa nyo rin. So, ito pa yung pinaka-importante lang sa ating mga expat, mga OFW natin. Nakalagay, citizens of the Gulf, second statement, second paragraph to, citizens of the Gulf Cooperation Council states will be allowed to enter and exit the kingdom. Non-Saudis web exit and re-entry visas, work visas, residency permit or yung ikama na tinatawag natin, or visit visas will be allowed to enter the kingdom provided that their entry is in accordance with the preventive health protocols and procedures set by the committee concerned with taking measures to prevent the spread of the coronavirus in the kingdom. Okay, yan po. The controls include not allowing anyone to enter the territory of the kingdom except after submitting evidence that they are free from COVID infection based on a report of medical test carried out 48 hours before the moment of arrival in the kingdom. Yan po ang pinaka-importante lang po sa atin, sa mga OFW, kababayan natin na nasa bakasyon, may re-entry visa. Valid po yung kuha natin, yung re-entry visa dapat. Tsaka yung ikama natin, medical test po na negative result, dapat ay within 48 hours upon arrival or entry sa kingdom. Yan po ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ito pong good news na to ay, these exemptions will come into force effective. Bakit exemptions? Kasi
lahat kasi ng borders so open na from January 1, di ba? So yung September 15, mga exemptions lang po ito. Kaya good news po to. Dapat po sa January 1 pa babalik sila pero may exemptions po tayo. Itong September 15 po na start talaga. These exemptions will come into force effective from 6 a.m. on Tuesday, September 15, 2020. O yan po mga kapatid, so bukas na po yan, September 15, 6 a.m. effectivity nitong exemption na to na pwede nang bumalik yung mga kababayan natin na may re-entry visa, may valid ikama, tsaka may negative medical result from Philippines papunta dito sa within 48 hours papunta dito sa Kingdom. Sana po makahatid to sa inyo at makabigay ng ngiti sa inyo sa mga gusto nang bumalik dito sa Kingdom, mga pag-start ng trabaho at yung mga naipit sa Pilipinas, mga makakabalik na po tayo, inshallah. Maraming salamat po. Yung news po na to, Saudi Arabia to lift all travel restrictions on citizens from January 1, 2021. Yan po ang pinaka good news na binigay talaga ng Kingdom of Government of Saudi Arabia. Tapos, ang isa pang good news ay yung expats can enter the Kingdom from September 15. That is the exemption. So, good news po yan mga kapatid. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Lagi nyo tandaan, yung re-entry visa nyo dapat valid, yung ikama nyo valid pa rin, yung residency permit. Pangatlo, yung negative medical result sa Pilipinas within 48 hours bago kayo or upon arrival or entry sa Kingdom. Yan po ang lagi nyong tandaan mga kapatid ha, para wala kayong problema pagbalik dito sa Kingdom. Okay, yan po ang magandang news po natin ngayon. So maraming salamat po sa pagantabay. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito, please like and subscribe to our channel. At lagi nyo po kaming antabayanan sa every Saturday ang Pamilya at Financial Podcast, 2 p.m. po Saudi time at 7 p.m. Philippine time. Maraming salamat po sa inyo. This is George from georgeordilasa.com at Pamilya at Financial, bringing you personal finance in a simple and happy way. Bye-bye mga kapatid! See you next time!